kayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay na kuniyak, hinirang kawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagtagal araw-gabi para hindi kami maging pansanin ninyo samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inanlo kayo at ihinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos
nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisay nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw'y naroroon. Sa Siol ay naroon ka, kung doon ako manganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Makatatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagpaguan ay ang dilim na pusikit, padilim ang parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo yung gabi, parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaminin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay
sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Gustong-gusto natin yung makakarinig ng mga motivational quotes. Di ba? Parang uhaw na uhaw tayo na tayo ay ma-inspire sa bawat araw ng buhay. Pero minsan, ang motivational quotes na ating nababasa ay parang hindi natin kayang tanggapin. Halimbawa, gulatin mo sila. Di ba ganun ang umpisa ng mga motivational quotes ngayon eh. Gulatin mo sila. Mag-drive ka ng walang lisensya. Ganun, no? Gulatin mo sila. Mag-file ka ng leave at mag-post ka na nasa Baguio ka. Ganun, no? Yun bang parang gustong-gusto natin na natutuwa tayo sa mga motivational quotes. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang sa nababasa at natutuwa. Kapag hindi na natin gusto yung ating motivational quotes na nababasa, ayaw na natin. Kaya nga sabi ng isang vlogger, wala akong motivational quote ngayong araw. Kung gusto ninyong sumuko, sumuko na kayo. Yun bang parang ito na lang yung paraan para ikaw ay magpatuloy? Pero ngayong araw, ito ay sobra sa motivational quotes. Ang ebanghelyo ay sobra pa sa ating hinihintay at gustong marinig. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na magkabila ang talim at pwedeng manugat. Ibig sabihin, either or, masusugatan ka. Tayo man ay eskriba o pariseo o ordinaryong nakikinig sa kaniyang salita, masasaktan ka. Masusugatan ka. Bakit? Dahil direktang sinasabi ni Jesus na kayo ay mapag-imbabaw. Bakit tayo nagiging mapag-imbabaw? Malinis sa labas, pero madumi sa kalooban. Parang puntod na pinipinturahan ng puti, pero sa loob ay puro kalansay. Ikalawa na parte ng ebanghelyo ay nagtatayo tayo ng mga puntod ng ating mga naunang propeta. Pero sa katotohanan, kayo ang nagpapatay sa mga propetang yan. Ibig sabihin po, hindi tumutugma kung ano yung pamumuhay sa moralidad na dapat nating isinasabuhay. There is always disparity. Palaging mayroong pag-iiba. Palaging mayroong ito ang gusto ko, pero ito ang ginagawa ko. Walang pagtutugma. Kaya sa ebanghelyo ngayon, tayo ay sinasabihan ni Jesus na mga mapag-imbabaw. Hypocrite. Masakit, no? Pero ito yung purpose ng salita ng Diyos. Ang masaktan tayo upang makita natin ang liwanag o kagalingan sa sakit at sugat. Paano tayo nagiging ipokrito? Napakaraming bagay. Gusto nating magbago pero ayaw nating gawin. Gusto nating maganda ang buhay pero wala tayong ginagawang paraan. Gusto nating malusog, healthy, pero wala tayong ginagawang paraan. Gusto nating walang bisyo,
Pero patuloy naman tayong gumagawa ng bagay na nakasisira mismo sa ating katawan. Kaya kung ating titingnan na ito ay tabak na kapag tumama, pareho tayong masusugatan, tayo man ay hindi eskriba o pariseo. Tayo man ay isang ordinaryong tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Therefore, it is about time na ating bigyan ng pagpagpagpantay ang salitang ng Diyos na ating narinig sa klase ng buhay na meron tayo. Napakahirap pong tanggapin na tayo ay parang mga naglalakad na mga nicho. Pero sa kalooban, tayo ay kalansay. Ano pong ibig sabihin noon? Mahilig lamang tayo sa projection. We just project who we are not. Ang galing nating magkunwari sa mga bagay na hindi iyon tayo. So atin pong talastasin ang kaisipan ng Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay mabuhay ayon sa kung ano ang ating sinasabi. Huwag natin hayaang magpatuloy ang pagpapaimbabaw sa ating mga sarili. Paano po iyon? Simple lang. Mamuhay ng simple ayon sa kakayahan. Hindi pwede na mag-project tayong mayaman sa social media, sa Facebook. Wala ka namang makikitang nag-post ng masama eh. Parang lahat mabuti. Hindi po ba? Lahat maganda. First time uminom ng kape sa isang mamahaling coffee shop. Picture, post. Anong ilalagay na caption? It's a healthier day. Pero kinabukasan, emperador na ang iniinom. Dadaan sa Quiapo, magpipicture dun sa labas. Hashtag blessed. Dumaan lang yun, ha? Pero never bumisita. Dumaan lang. Pero blessed, at least, no? Blessed. Ganun yung maraming pagkukunwari ng tao. Maraming pagpapaimbabaw. Yung bang araw-araw naliligo. Di ba? Hindi tayo nakakalabas ang hindi naliligo. Lahat tayo gusto mabango. Di ba? Lahat tayo gusto malinis sa paningin ng iba. Pero tambak yung labahin. Madumi yung bahay. Maraming utang. Ano bang connection nun? Yung bang namumuhay tayo ng marania, pero problema pala natin, yung kilo ng bigas mamaya. Sa atin pong buhay, Kristiyano, mahirap makipagtunggali. Mahirap ang ating paglalakbay. Pero kung namumuhay ka ayon doon sa bagay na meron ka at walang pagkukunwari, mas katanggap-tanggap araw-araw sa iyong paggising na after all, ang buhay pala ay maganda. Na ang buhay pala ay nakaka-inspire kahit walang motivational quote. Na ang buhay pala paggising mo sa umaga, kahit natuyo at kamatis ang kakainin mo, napakasarap. Dahil totoo ka sa sarili mo. Kaya huwag nyo nang isisigaw kung ano ang ulam ninyo sa kapitbahay. Ilabas mo na yung manok. Pero sa totoo lang, ulam ninyo, tuyo. So better kung ano ka, sino ka at papaano ka
yun ang ating isa sa buhay. Kung 100 pesos lang ang pera mo ngayong araw, mabuhay ka doon sa 100 pesos. May bisita ka galing sa ibang lugar na gustong magstay sa inyong bahay, pero wala kang kakayahan, sabihin mong hindi pwede. Minsan hindi masamang magsabi ng no, lalo na kapag wala tayong kakayahan. Kesa naman mangutang ka at mag-loan sa SSS at Pag-ibig para lamang mapasaya ang sitwasyon ng iba. Uunahin nating linisin ang ating mga sarili para kung sa susunod na marinig natin ang mga salita ng Diyos, hindi na tayo masasaktan, bagkus mai-inspired tayong magsabuhay na ito pala ang dapat sa akin bilang Kristiyanong naninindigan sa katotohanan. Mabuhay ayon sa ibinigay ng may kapal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat
dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pangmalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan mo ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahwe, ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng gawa. Sa iyo ay hindi
kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo na lahat iyon, lahat ay hindi malilihim. Alam mo na lahat iyon, lahat ay di malilihim. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.